Ayan, hello, good morning. So, welcome back sa video card repair. Ayan, so may repair tayo dito. This is HP, I think HP. This is a HP brand, okay? So, ito siya, HP daw ito, sabi. Ayan, so yan ang ano niya guys, HP. Pero wala nakalagay kung anong, ano, kung HP ba siya o hindi. Ayan. So, MS yung kanya nakalagay dito, MS-B379. Parang ano siya, manufactured by, kasi may version na ganito eh. Parang siyang MSI, pero hindi siya MSI eh. According sa ano, yan, ano to, yung HP. Ito yung kaya casing. So, GTX. GTX, GeForce GTX lang siya. Pero malimit HP ito, maganda. Okay, so yan ang ating repair as of today. So, tester. Huh? Wala yung ating ano? Camera. Yun. Wala. So, ito. So, hindi. So. Yan. Yari. So, using diet mode, so, tingnan natin. Ang problema ay, no display, according sa may aris. So, ang ating 12 volts external, ECIE 12 volts, 3.1234, so, 3.3, good, what's that? This is 0.3 and this is 0.2 0.02. Ibig sabihin, this is ito po ay 1 volts, this is 1.8 volts and this is a memory and this is a core. Okay? Ano ba to? 12 volts ito. Dito. 12 volts. Check natin yung memory kung shorted. Okay. May reading tayo. So, super, so good. Okay. So, dalawa. Text reset natin. So, okay naman siya. So, good siya. Text reset. Plus, minus. Ayan, so good. So, walang issue. Let's try to test kasing voltage. Maingay yung ating ano, working station. Okay, let's power on. So, voltage checking tayo. Okay, let's turn on. So, GPU is not heat up. Okay. So, this is 11 volts. This is no voltage and no voltage. This is 11, so BCC output, so no output. And this is 5 volts, I think. Okay, 5 volts nga. Okay. So this is a 12 volts. Okay, present. So memory natin, this is no voltage. Okay. So, dead ang ating power stage. Ang next power stage natin ay ang ating 1.8 ay dead. Okay. So, kailangan natin buhayin ang 1.8 before we proceed. Kasi, ang present na yung ating 5 volts. So, based sa ating power schematics, tawag dito, power sequence pala, I mean. Ayan. Okay. So, hanapin natin ang measurement. Secrets. So, power stage tayo.
Ayan. Share natin ang screen. Ayan. So, abansin nyo yung ating schematics. So, ang ating 3.3 present, 12 volts present, 5 volt present. So, next natin ay 1.8 volts. Okay. So, next. Inspection. Inspection muna natin. Oh, mukha naman siya malinis kaya hindi natin siya in-inspection kanina. Oops, nabagsak. Okay, microscope natin. So, microscope inspection. Okay, something liquid damage here. Okay, saan ba yan? So, di naman yan shorted kaya this is 5 volts. So, yung nandito ay hindi naman siya shorted. Wala namang idea na something liquid damage. So, memory. Tuyo naman yung ating memory. So, backside. Memory backside natin. Sana niya natin yung ano. Masyadong malalaki. Ayan. Super, super. Ayun, meron tayo something dito. Ano ba to? Bakit siya may puti-puti? Ayan. So, this is a controller. I don't know kung para saan to. So, this is serial number. So, may something basa dito. Basa pa. Oo nga, basa nga siya. So, hindi natin alam kung saan nagsimula. So, dead siya. Yan. So, hanapin natin. Kaya, yung problem lang natin, this is, ito 5 volts ito, guys. So, ito, minsan may problem to. Pag dead yung ating 1.8. So, tingnan natin. Kung something, ano to? Something clocks. I don't know. Hindi ko alam bakit mayroong ganito dito. Kasi it's a clocks kasi ito. Yan. So, something. Bakit ba siya walang display? Okay. Okay. Oops. What's that? That's parts and set. Oops. Wala naman siyang parts. Ah! Okay, so may something ano tayo dito. This is a missing parts, but no schematic, no board view. Yeah, so may missing tayo dito, guys. So hindi ko alam kung ano to. Okay, natanggal na. So tingnan natin kung connected siya sa kaya to connected. So ini pag mga gantong pa yung pin, so enable siya, may enable siya papunta ng PEX reset, pero hindi naman sa PEX reset sa 1.8 volts kasi yung dead natin. So, ito yung may mataas na reading. So, baka ito yung supply. So, check natin. Using diode mode. Again. Check natin siya kung connected siya. So, hindi ko lang alam kung para saan ng kung saan ang ano nito kasi wala tayong board view. Pero, I think yung pangalawa. Ito. Subukan natin dito. Oops, mahirap ah. Wait lang, hindi ka madali. So, may missing dun. Ayan. Ay. Tingnan natin kung... Ayun. So, connected siya guys sa... ano natin. So, hindi ko na pinakita sa microscope guys kasi... connected siya. Ibig sabihin, may missing parts tayo. So, possible. Job is done. Pero, I don't know kung job is done. But, dead kasi yung ating 1.8 volts. So, yung pin number 2, 1, 2. So, yan. Based sa ating experience, yung number 2 yung enable niya. So, short, naka-connected siya dito. Nag-buzzer sound. So, possible, damage talaga siya. Okay, palitan na natin. Lagyan na natin. So, paano ba natin siya ma-identify kung tama yung ipapalit natin pyesa? Usually, based on the experience, so, this is a enable IC from
1.8 volts. So, kukuha tayo sa 1.8 volts enable IC. Okay. So, madali lang yan. So, very basic. Okay. Kung ikaw ay marunong, alam mo na. Okay. Yan. So, kukuha tayo ng 1.8 volts. So, I think mayroon dito eh. So, 1.8 volts, ibig sabihin yung supply niya is 3.3. So, pwede natin gamitin yung mga galing sa fixed reset IC. Fixed reset IC ng, tawag dito? Fixed reset IC ng RX, mga RX series, AMD. So, mayroon tayo dito. I think this is pang RX yata to. So, I think pwede to. So, parang RX to. So, may missing parts tayo doon. Tingnan natin to kung magana. So, actually, hindi ko alam guys yung value, yung exact value kung ano yung missing dito. Kasi wala naman tayong board view at schematic para sa repairing process nito. So, wala tayong ibang gagawin kundi subukan natin ang ating makakayanan. Yeah, so, ito guys ay from RX version. So, yung nire-repair natin ay in, tawag dito, NVIDIA. So, okay, this is a NVIDIA version. So, based na experience ko. Gagana yan. Wait lang. So, amazing pala siya. Siguro nadali ito ng may-ari. Okay, so nasa na. Oh. Wala na to. BF na ba yung kahapon na baton? Ay, hindi na papagawa. Hindi, iwan na lang. Oh, iwan na lang yan. Ah, re-repair. Update na lang. Ayan. So, tingnan natin ulit kung gagana. So, let's try. Tingnan natin kung gagana. Wait lang. Parang wala tayong sounds. Gumagana ba? Okay, meron. Okay, meron. May sounds. Okay, so try natin kung iinit. Okay, let's power on. Ayun, umiinit siya. Tingnan natin kung mag-display. Oh, walang display. Minit naman siya. Ayun. Ayan guys, okay na. Ayan, so may display na siya. As you can see. So, perfectly working. Mainit na. Power off. Mainit. So, okay na.
It's working! So, missing lang yung ano. May natanggal siguro yung may-ari. So, may natanggal. Yeah. Oh. Hindi ko alam kung saan ito galing eh. Ah, so, dito na lang. Okay. Nasa ano ko ba eh? Oh, babad na. Okay na yan. So, wala naman yung thermal pad eh. So, hindi na siya ginamitan ng thermal pad. So, yun lang problem guys. Video basic repair lang yung repair natin. So, miss... Ha? Ano yan? Bago pa yata thermal pad yan ah. Oh, bago pa yan. Yun sa mga memory lang, palitan nyo na. Okay na yan. Ayan nyo na lang. Madali ang kausap yung may-ari nyan. Hindi siya mahirap kausap. Ayan. So, yan guys, ang ating updates sa repair. This is ang pila ng repair natin ay ano. Ito siya. So, may motherboard pa to. Ito. May motherboard repair pa tayo isa. Bali, dalawa yung pina-repair niya. So, ito yung isa. Kiklining ito kasi mas parang malangis-langis kasi itong board na to. This is Asus, Asus Prime A320MK. So, itong motherboard na ating next repair. Yan. As you can see. So, ito siya yung number na, pila ng number natin. So, 1206 kay Renzo Paul B. Gilievo. Ayan. So, this is motherboard and GPU. GPU niya is, ayan, 1660. 6GB. And I think HP brand yun. Ayan. So, yan guys, ang ating update sa repair. So, okay na siya. May display na siya. So, from dead siya. So, as you can see naman, dead yung 1.8 volts kanina. So, upon checking, yun nga. So, ang line connection is missing yung ating enable gauge para sa 1.8 volts. Yan, na IC. So, siguro baka natamaan yun. Nagasgas siguro ng may-ari. Yung likod. Baka siguro napag-ganon-ganon. I don't know. Hindi natin alam. Kasi na ano eh. Missing nyo talaga yung pyesa. Yan. Naiwan yung mga paa lang yung pyesa. So may mga paa naman. Buti nahalata ko naman siya na tapos missing. Kasi may mga paa. Bali natanggal yung pinaka MOSFET. Yung pinaka dual MOSFET niya. Na enable gauge. Natanggal. So yun yung ano niya. Buti halata pa. Kasi wala schematic. Walang board. Pero susunsunin ko naman yun in case. Yan, at least guys, okay na. It's working fine. So, ayan guys. So, and tapusin na natin itong video na ito para sa repair na ito. Okay? So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you in the next repair. Bye for now.